Hello everyone! Welcome back to my channel! Another pangnegosyong recipe na naman po ang gagawin po natin ngayon. Isang dessert or sweets na talagang magugustuhan ng miyembro ng inyong pamilya. Lalagyan natin ng twist ang ating pastillas. So ang kailangan lang natin dito ay itong mga colorful cellophane. So gagamitin natin ito para ibalot ang ating pastillema para ma-preserve ang kanyang moisture. Okay, kailangan din natin dito ng egg yolk, tatlo lang. Isang lata ng condensed milk na 390 grams and 1/4 cup ng butter. So first step ay gagawa muna tayo ng yema. First step ay haluin natin ang condensed milk at ang 3 egg yolks. And then, so isasalang natin ito sa mahinang apoy lang po, mga kasosyo. Okay, so maglalagay din tayo dito ng butter. Ang purpose po ng butter na ito ay para maging makintab ang ating yema. Alright, so antayin lang natin ito na lumapot siya. Ma-achieve natin yung tamang consistency kagaya nito ng ating yema. So wag naman pong masyadong tuyong-tuyo kasi kapag natuyo po ito or lumamig, matigas siya. Nag-iiba yung texture niya. Okay, next step naman ay gagawa tayo ng pastillas naman. Kailangan lang natin dito ay isang lata ng condensed milk and then 1/2 kilo or 500 grams ng milk powder. Ang ginamit ko po dito ay Milk Boy brand. Ito po, hindi nyo na po ito kailangang lutuin. Sobrang dali lang po gumawa ng pastillas. Nasabi ko nga po na kahit bata ay kayang gumawa ng pastillas. So haluin lang po natin ito hanggang sa magpantay ang kanyang texture. So, kailangan na natin itong kamayin para ma-feel natin yung texture ng ating pastillas. Okay, dapat po ganito ang consistency ng inyong pastillas, mga kasosyo. Okay, so next step naman ay i-roll ko po siya na kagaya nito. So kailangan ko lang siyang patungan ng plastic para hindi po dumikit ang ating pastillas kasi medyo malagkit po ito eh. Okay, so ganito po ang gagawin natin. Bali, hinati ko lang naman yun sa dalawa. So okay na. Ayan, so dalawa po yung nagawa ko. Ito na po yung ating yema na ginawa kanina. So hatiin ko din po ito. At syempre ganun din po ang gagawin ko sa ating yema. I-roll ko lang din po siya sa plastic para hindi po siya mahirap. Ayan, kagaya po nito. So, ito na nga po ang ating pastillas. So, ang gagawin lang po natin dito ay gagawin natin siyang palaman. Alright? So, i-roll natin ito.
Okay, so ito na po yung ating na-roll na pastiyema. Pastiyema na siya kasi pastillas saka yema. Alright, so next step naman po na gagawin natin ay syempre ikakat natin ito ayon sa gusto nyo pong laki na pambenta nyo po. So, pantayin lang natin ito ng laki. Kailangan magpantay silang dalawa. Okay, so ayan po, pantay na po. Okay, so next step ay, so syempre, ikakat na po natin ito. Medyo malagkit lang. Kapag wala siyang plastic. So, pero kung meron po kayong knife na plastic, pwede nyo pong gamitin dito. Or kaya naman, ganito na lang. Okay, so ito na nga po ang ating pastiyema. Next step naman ay i-roll natin ito sa white sugar. So, tingnan nyo naman. Sarap po ito. Hindi po siya nakakaumay. Kahit makaisa lang po kayo neto, solve na po kayo. Talagang matagal po siyang kainin. Kasi syempre po, matagal malusaw yung yema. Okay? So, talaga namang sulit na sulit po. Kahit makaisa lang kayo neto. Okay, so ito na nga po ang ating pastiyema. So, titingnan lang natin ang kanyang texture. Okay, yan. Napaka-elastic niya po. Look at this. Ayan. Okay. So, ayan. So, kung ibibenta niyo po siya, pwede niyo po siyang balutin ng makukulay na cellophane, water cellophane, kagaya po nito. Or pwede nyo siyang ilagay sa tub or clamshell. Bahala na po kayo kung paano nyo po siya ibibenta. So, eto po, pwede nyo po siyang ibenta ng 10 pesos kada isa. Okay, so sana po mga kasosyo, nagustuhan nyo po ang aking recipe for today. Salamat po sa inyong panunood.